Nagbukas ang pelikula sa Rome habang sumasama si Special Agent John Hartley kay Interpol Inspector Das sa isang museo sa paghahanap ng wanted na magnanakaw ng artifacts na si Nolan matapos mabigyan ng impormasyon ng isang source na kilala lamang bilang The Bishop. Kinakausap nila ang direktor ng museo habang dinadala niya sila sa isa sa mga itlog ni Cleopatra na nakadisplay sa harap ng maraming turista. Ginagawa ni Hartley ang thermal reading ng itlog at pagkatapos ay gumamit ng isang can ng coke para ipakita na peke ang ipinapakitang itlog at may ibang nagmamay-ari ng tunay. Habang iniutos ni Das na isara ang lugar, biglang lumabas si Booth mula sa karamihan at tinakbo ang itlog. Hinabol si Booth ng mga gwardiya, ngunit natalo niya ang mga ito sa pamamagitan ng pag-akyat sa scaffolding at na naging sanhi ng pagbagsak nito. Na-corner ni Hartley si Booth, at pareho silang nanahulog sa bintana, at nagawa pa ni Booth na bumaba sa isang slide. Sumakay si Booth sa isang motorsiklo, ngunit habang sinusubukan siyang habulin ni Hartley ng kotse, natamaan sa tagiliran ng isa pang sasakyan na nagdulot ng matinding pinsala. Dahil dito si Booth ay nakalayo. Pagkaraan ng mga araw sa bali, nahanap ni Hartley si Booth sa kanyang tahanan, at inilabas ang mga agents upang arestuhin ito at ay secure ang itlog. Habang inaalis ng team si Booth, pinapalitan ng isang agent ang itlog ng isang peking itlog. Bumalik si Hartley sa Roma kung saan siya natagpuan sa isang bar ni Das. Ipinakita niya sa kanya ang itlog na pinalitan matapos itong basagin sa sahig. Napansin din ni Das na ang $8 million na wire transfer ay ipinadala sa isang Swiss bank account sa pangalan ni Hartley. At siya ay naniniwala na sangkot ito sa pagnanakaw ng itlog. Bagamat iginiit niyang inosente siya, inaresto ni Das si Hartley. Matapos ang pag-aresto, ipinadala si Hartley sa isang Russian prison kung saan nalaman niyang si Booth ang kanyang ka-cellmate. Naisip tuloy ni Hartley na siya ay na-set up ng The Bishop. Ipinaalam ni Booth kay Hartley na ang sinumang nagmamay-ari ng tatlong itlog ay dapat ihatid ang mga ito sa isang Egyptian billionaire sa bisperas ng kasal ng kanyang anak na babae para sa pagbabayad ng $300 million. Alam ng dalawa na ang pangalawang itlog ay nasa pag-aari ng isang international na arms dealer na kilala bilang si Soto Vosi. Ilang sandali pa, nakuha ni Booth ang atensyon ng ibang mga preso sa kanila sa pamamagitan ng pagsigaw sa buong cafeteria na hindi pulis si Hartley. Ito ay nag-udyok sa isang malaking bilanggo na si Drago Grande na tumayo at hamunin si Hartley. Bagamat sinabi ni Hartley sa kanya na ayaw niya ng gulo, itinumba ni Drago si Hartley sa harap ng lahat bago siya at si Booth dinala ng mga gwardiya pabalik sa kanilang selda. Dinala ang dalawa upang makipagkita sa The Bishop ng harapan, at nalaman at nakilala na siya pala ang undercover na agent na nag-switch ng mga itlog. Sinabi ng The Bishop na siya ang nag-transfer ng pera sa isang account sa ilalim ng pangalan ni Hartley, at mas mauuna siya kesa kay Booth na magiging numero unong art thief sa mundo. Sinabi rin ni Bishop na alam niya na alam ni Booth kung saan ang lokasyon ng ikatlong itlog at hahayaan niya ito sa pagkuha ng itlog basta may 10% cut siya. Ngunit tumanggi si Booth na sabihin sa kanya ang anuman. Inutusan ni Bishop ang mga gwardiya na ilagay sa mahirap na trabaho sina Hartley at Booth. Habang sinusubukang gumawa ng plano para linisin ang kanyang pangalan, sinusulit ni Hartley ang kanyang oras upang makatrabaho si Booth. Sa kanilang selda, tinanong ni Hartley si Booth tungkol sa ama nito dahil alam niyang ang tatay ni Booth ay isang Swiss police captain, kaya iniisip niya kung paano nagiging kriminal ang anak nito. Ginawa ng dalawa ang kanilang plano ng ihagis ni Booth ang isang bar ng sabon sa isang solusyon sa paglilinis at itinapon ito sa isang makina upang lumikha ng isang pagsabog. Nang magkagulo, nilabanan nila ang mga gwardiya bago pumunta sa isang chopper gamit ang isang badge. Ang badge ay nasnatch ni Booth sa isang gwardiya nang salakayin ni Drago si Hartley. Nakasakay si Booth sa chopper habang si Hartley ay tumatakbo sa tulay habang pinasabog ito ng mga gwardiya.
Habang sinusubukan ni Hartley na umakyat sa tulay, pinaputok ni Booth ang mga machine gun ng chopper sa mga guwardya. Nagsimula siyang lumipad palayo hanggang sa makaakyat si Hartley at tumalon sa chopper. Tinangka ng mga guwardya na magpaputok ng misail sa kanila, ngunit nagawa ni Hartley na hindi matamaan ang chopper at sa halip ay tumama sa isang bundok. Pagkatapos ay lumikas na sila. Samantala pinapanatili naman ng Bishop ang isang agent na bihag sa kanyang opisina hanggang sa gamitin niya ang kanyang computer para magpadala ng isang decrypted message kay Das para ipaalam sa kanya na sina Hartley at Booth ay nakaligtas, pati na rin ang imbitasyon sa kay Soto Vose. Ang agent ay nag-trip ng alarm, ngunit ang tumutugon na agent ay nag-knockout ng Bishop. Binantaan niya ang unang agent na magsasabi ng kasinungalingan tungkol sa nangyari o pupuntahan niya ang kanyang mga mahal sa buhay at ibubunyag ang pinakamadilim niyang sikreto sa kanila. Humingi ng tulong si Booth mula sa isang contact na si Tambuy Mabakop para kunin siya at si Hartley at dalhin sila sa isang eroplano patungo sa lugar ni Soto Vose sa Valencia. May plano si Booth na makapasok sa safe ni Vose na nagbubukas lamang gamit ang kanyang thumbprint at facial recognition software na inihanda na ni Booth gamit ang sarili niyang technology. Nang sumapit ang araw ng party na isa palang masquerade ball, umattend ang dalawa, kaya pwede silang pumasok na hindi sila makilala. Dahil nandoon na si Bishop, kaya sinasayaw siya ni Hartley para maiwasan ang negatibong atensyon. Nakita sila ni Soto at nagpa siyang pumalag dahil sa selos. Samantala, si Booth ay nag-swipe ng baso na naglalaman ng thumbprint ni Vose bago siya, at si Hartley, ay pumunta sa kanyang safe. Pagkatapos ng ilang kalokohan, nakita ng dalawa ang safe, ngunit natagpuan sila ni Das, na pumupunta riyan ng baril sa kanila. Inutusan ni Das si Hartley na arestuhin si Booth kung siya ay talagang nasa panig ng batas. Dinisarmahan ni Hartley si Das bago sila makapasok sa safe, at nilock ito ni Booth. Tumungo sila sa kung nasaan ang itlog at nagulat sila na nakapasok na si Bishop sa loob. Nakipag-away si Bishop sa kanilang dalawa para sa itlog. This is easy. Nagulat sila nang biglang pumasok si Vo, si at mga tauhan nito. At nalaman nila tuloy na magkakampi pala ang dalawa. Ginapos ang dalawa sa isang poste. Inuusisan ni Bishop si Hartley gamit ang mga kable ng kuryente para sa kinaroroonan ng ikatlong itlog. Nang muntik ng sakali ni Vose si Hartley, pinigilan ito ni Booth sa pagsabi na nasa isang pyramid sa Cairo ang itlog. Dahil sa nalaman, masayang uminom sina Bishop at Vose. Ngunit biglang bumagsak si Vose dahil nilagyan pala ng spike ni Bishop ang kanyang inumin. Umalis naman agad si Bishop. Ilang saglit lang, naka-recover si Vose ngunit nasira ang kanyang paningin. Pinaputukan niya sina Hartley at Booth, at hanggang sila ay napalaya mula sa kanilang mga cuffs. Sinubukan ng dalawa na tumakas, ngunit napunta sila sa bullfighting arena sa labas. Si Hartley ay natumba ng ilang beses, at sinubukang barilin muli ni Vose, ngunit siya ay natumba ng toro bago tumakas ang dalawa. Nakasakay ang dalawa sa isang tren, kung saan inamin ni Booth na nagsinungaling siya tungkol sa lokasyon ng ikatlong itlog. Muntik na siyang itapon ni Hartley sa tren, hanggang sa siya ay sumuko at hinila siya pabalik. Nagkwentuhan sila at sinabi ni Hartley kay Booth ang tungkol naman sa kanyang ama, na isang manluloko na nawala lang sa kanyang buhay noong siya ay 13 years old lang. Pagkatapos ay kinuwento na rin ni Booth kay Hartley ang tungkol sa pangatlong itlog.
Nakuha ito ng isang Nazi art collector na nagngangalang Rudolf Zeitz, at pagkatapos ninakaw ang mga Nazi artifacts, na natiling nakatago ang itlog. Nang maglaon, nalaman ni Booth na ang relo na mahal ng kanyang ama ay ang talagang isang susi sa paghahanap ng safe kung saan nakalagay ang itlog. Pumunta ang dalawa sa Argentina, kung saan nakahanap sila ng daanan patungo sa isang malaking vault na naglalaman ng maraming ninakaw na artifact. Fun with magnets. Yes, this is a 1931 Mercedes. Pagkatapos nilang mahanap ang itlog, dumating si Bishop, kasama si Das, at ang kanyang pangkat ng mga agent. Isang shootout ang naganap, na humantong sa isang habulan sa mga kuweba sa mga lumang kotse. Nagpupumigla sina Bishop at Das para sa itlog habang naghahabulan, ngunit nabawi ito ni Booth. Sumakay ang tatlo sa kanilang sasakyan palabas ng kuweba sa taas ng isang waterfall. Kinuha ni Booth ang itlog at nagsimulang umalis, ngunit hindi niya mahanap si Hartley. Dahil ayaw niyang mamatay ito, sinubukan ni Booth na lumusong sa tubig para iligtas ito, ngunit maayos naman si Hartley. Lumalangoy si Bishop sa pampang, ngunit nang mukhang huhulihin na siya ni Hartley na hindi naman pala, sa halip ay naghalikan sila. Pagkatapos ay isiniwalat nila na si Hartley ay nagtatrabaho kasama si Bishop sa buong panahon. Dahil sila ay isang mag-asawa na nagpaplano ng pagnanakaw ng itlog mula pa sa simula at ginamit ang booth upang akayin sila sa ikatlong itlog. Third egg. Thank you. Iniwan nila si Booth na naka-cough sa isang puno bago umalis. Si Hartley at si Bishop ay pumunta sa Cairo kung saan may isang bilyonaryo na nag-host ng kasal ng kanyang anak na babae, na nagpresenta sa kanya ng hindi lamang ang tatlong itlog, kundi pati na rin ang isang espesyal na pagtatanghal ng musika mula kay Ed Sheeran. Nag-gatecrash si Das at ang kanyang mga agents sa party, at inaresto ang bilyonaryo at si Ed dahil sinubukan itong lumaban sa mga gwardiya, habang tahimik naman na umalis sina Hartley at Bishop. Nasa bangka ang mag-asawa nang matagpuan sila ni Booth. Ipinaalam niya sa kanila na nagbigay siya ng tip kay Das tungkol sa pakana ng mag-asawa, at mayroon siyang buong $300 million na naka-freeze sa kanilang mga account. Nag-aalok si Booth sa kanila ng pagkakataong makipagtulungan sa kanya sa isa pang mas malaking score, o hahayaan niya silang arestuhin. Nag-aatubili na sumang-ayon sina Hartley at Bishop. Si Das at ang kanyang mga agents na huling dumating ay wala nang nahanap. Bumalik si Das sa kanyang opisina at nag-issue ng red notice sa tatlong kriminal. Dumating ang tatlo sa Paris sa lokasyon ng kanilang susunod na malaking score, ang Louvre.